Mindanao State University, isa sa pinakamalaking universidad sa bansa, naging laman ng balita dahil sa isang pagsabog na umistorbo sa mataimtim na misa sa loob ng isang gymnasium. Kumitil sa ilang katawa at marami ang sinugod sa ospital. Datapwat hindi pa kumpirmado ang mga detalye, pinaniniwalaan na ito ay paghihiganti ng kinatatakutang grupo ng Maute dahil sa nangyari noong Biyernes sa distrito ng Datuhofer, Ampatuan. Subalit siguradong magugulat ka sa malalaman mo na marami ang nagsasabi na tila may ugnay ang pagsabog sa grupo ng Hamas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Tahimik ang umaga ngayong araw ng Linggo, ikatlo ng Disyembre, kapapasok lang ng buwan at hindi mapigil ng karamihan ang pananabik dahil malapit na ang araw ng Pasko at ang bagong taon. Halos linggo-linggo nagkakaroon ng misa sa loob ng gym ng MSU. Masaya ang mga ito na dumalo sa misa at manalangin na makaraos ng hirap sa susunod na 2024. Sa labas ng universidad, maririnig ang mga busina ng sasakyan, ingay ng mga taong naglalakad sa kalsada, naaamoy din ng preskong hangin. Depende kung nasa gitna ka ng traffic o nasa harap ng bakery. Umaga ng Linggo marami ang sarado, pero yung malalaking tindahan, nakikita na nagbubukas ng kanilang pintuan. Maaga pa lang ay marami nang naglalakad papasok ng gymnasium. Bukas na ang unang gate na pinintahan ng kulay gray, tapos apat na hakbang na hagdan pataas sa mismong basketball court at doon, naghihintay ang nakahilerang mga upuan para sa mga dadalo ng misa. Yung ibang matatanda ay dahan-dahang umakyat at yung iba, makikita mong naghahanap ng magandang upuan. Ayaw nila sa harapan, siguro nahihiya, mas maganda raw sa likuran. Nasira yung mga speakers noong nakaraan pero naayos na at handa para sa pagsamba. May lamesa sa gilid na pwedeng pag-iwanan ng gamit. Marami ang magkakakilala dahil ilang taon na ang mga ito dumadalo. Yung iba bihira pero namumukaan din ng iba. Maganda na sana ang lahat kasi simula pa lang ng misa. Pero imbis na boses lang ng sermon ang umeeko, walang ano-ano ay isang malakas na pagsabog ang tumuliro sa mga nagsisimba. Kitang-kita yung paglagablab ng pagsabog na kulay dilaw, nakabibingi sa mga malapit, yung iba tumilapon dahil sa puwersa. Marami ang nagsigawan, nagtakbuhan yung mga nasa gilid, pero naiwan yung matatanda dahil nalilito yung mga kababaihan. Makikita rin nakalong ng ilan ang kanilang mga anak at hindi alam kung ano ang mangyayari basta malakas ang pagputok at nakakalito. Hindi alam saan pupunta dahil baka may susunod pa. Pero nakalabas yung iba, marami ang sugatan noong una, akala nila ay walang biktima. Pero apat na bangkay ang nakahandusay. Naku po, dinig sa labas ang pagsabog. Pero syempre, hindi nila alam kung ano. Sa isip ng iba na mula sa gym, kung saan mayroong nagmimisa. Pero bakit naman may sasabog doon? Tanong na hindi nila masagot hanggang ang nakagugulat na tanawin ay kanilang hinarap. Tama nga ang kanilang hinala, isang malakas na pagsabog. Marami ang tumulong at sumunod ang mga pulis. Nagkalat ang upuan sa loob, mga apat ang nakahilata at sa unang tingin pa lang, ay alam mo nang walang hininga. Dinala sa Amay Pakpak Medical Center yung mga nasabugan. Halos isang kilometro ang layo sa MSU. Depende kung marunong yung driver. May mas malaking ospital sa Marawi, pero ito ang pinakamalapit. Sinabi na mayroon ding hinatid sa isa pang ospital. Sugatan at hindi makaimik. Paglipas ng ilang oras, pinuwi na yung mga nataplisan lang at yung iba na kailangan ng first aid ay nasa MSU Infirmary. Pero ayos lang sila. Ang naiwan sa ospital ay yung medyo malala ang sugat. Pero sana ay gagaling din. Ang talagang nakakatakot ay yung apat na napatay. Tatlo na kilala na kung sino. Pero yung isa,
ay unidentified. Habang nagkakagulo ang amay pakpak, nagsimula ng imbestigahan ng PNP at ng AFP ang tunay na nangyari. Sa unang sipat, mukhang granada ang sumabog. Pero mas maraming tanong ang susunod kung ito ay totoo. Itinapon ba ito mula sa labas? Dahil walang nakakita na humagis yung granada at bumagsak sa sahig ng basketball court. Pero kung ang granada ay daladala ng isa sa mga nasa misa, ibig sabihin lang, para itong suicide bomber. May kinalaman kaya ito sa Hamas? Kumalat sa balita ang nangyayari sa universidad. Nakarating sa Malacanang ang nakagigimbal na ulat. Ilang senador, mga kongresista ang nagsalita hinggil dito. Kinundemna ang naganap, pati ng ibang Muslim. Nagsalita rin ang Pangulong BBM at nakipag-ugnayan sa himpilan upang bigyan sila ng pep talk para malutas ang kaso ng mahusay. Ayon sa kinauukulan, hindi pa sila sigurado kung ano ang sumabog. Maaari ding homemade bomb o IED. Pero hintayin daw ang investigasyon. Ano't ano pa man ang ginamit, wala na rin sigurong silbi ang matutuklasan. Dahil patay na yung apat, sugatan yung ilan, at siguradong na-traumatize na yung mga nasa misa. Isa sa mga hinala ay ang paghihiganti ng grupong Dawla Islamiya. Dahil sa noong nakaraang Biyernes, nakaengkwentro ito ng AFP sa bayan ng Datu Hofer Ampatuan, ibabang bahagi ng Maguindanao. Kasama sa labanan ng mga airstrikes, kaya 11 sa kanila ang napatay. Ito ang pinaghihinalaang may ugnay sa pagsabog sa MSU. Ngunit, ito ay hinala pa lamang. Mayroon ang pagbomba sa mga simbahan noon na kung matutukoy ay mapag-aalaman kung sino ang salarin sa MSU. Marahil ang pangkat ng magkapatid na Omar at Abdullah Maute o iba pang samahan ng IS sa Basilan, Lanao del Sur o Maguindanao. Kung matitiyak ang mga asalarin, mas mabibigyan tugon ito ng pamahalaan at makapagpapahayag kung ito ay mauulit. Sa kasalukuyan, ang investigasyon ay mainit. Nasa heightened alert na ang Mindanao, pati nga ang Metro Manila ay binigyan na rin ng babala. Dahil sa marami ang nagsisimba sa paglapit ng araw ng Pasko, marami ang mga nasa shopping malls, sa mga parke at ano pang lugar na dinudumog ng tao. Ang masahol dito ay kung mauulit muli ang mainit na labanan sa Marawi noong taong 2017. Isa na naman itong sakit ng ulo para sa mamamayan. Datapot may kasunduan ang Moro Islamic Liberation Front o MILF at ang pamahalaan ng Pilipinas noong taong 2014 na walang putukan. Meron pa rin mga maliliit na grupong may ugnay sa Islamic State ang baka gustong lumabas at pumapil muli. Meron ding mga nagsasabi na marahil ang nagaganap ngayon sa Israel at sa Hamas ay nagbigay ng lakas loob sa mga militante sa Mindanao na lumabas at muling gumawa ng kanilang saloobin, ang maghasik ng lagim. Siyempre, ang pinakamaganda nga namang target ng mga Islamic State ay mga sambahang pang-Kristiyano. Kung matatandaan na noong taong 2016 at 2018, dalawang membro ng Hamas ang nahuli sa Pinas, ang layunin ay mag-recruit ng mga Pilipino. Yung iba tinuruang gumamit ng sopistikadong bomba at yung iba ay tinuruang gumawa. Pero nahuli naman, sabalit hindi nila alam kung may iba pang nakalusot at nakapag-recruit. Sa ngayon, ito ay hinala pa lang. Sana sa inaharap, ang pagsabog ay hindi na maulit sa ano pang reliyon, sa anumang sambahan o templo, kung saan maraming sibilyan ang nananahimik. Siguro malalaman natin ang kahihinatnan itong gulong mukhang nagsisimula muli sa Marawi. At kung magkakaganon, makararanas na naman ang Pilipinas ng madugong labanan. Anong aral ang mapupulot dito? Bukod sa gitnang silangan at sa Europa, tahimik na sana ang Pasko at bagong taon ng bansang Pilipinas. Pero talagang ganyan normal na sa kasalukuyang lipunan ang mga pag-atake, pagbomba, pamamaril at kung ano-ano pang karumal-dumal na krimen. Kaya ang paalala sa lahat ay, ingatan ang mga mahal sa buhay. Ituring ang pamilya na parabang ito ang huling araw
at bigyang halaga ang bawat oras na sila'y nasa sa iyong kanlungan. Dahil baka sa hindi naasahang pagkakataon, ang huling araw natin sa mundo ay pangarap na hindi natin inaakala. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.